Rise and Shine Pilipinas, good morning dyan sa inyo sa studio at sa lahat ng ating mga car-speaking bahay na nakatutok ngayon. May binabantayan tayong dalawang low-pressure areas. Nasaan na nga ba ang mga ito? Yan ang alamin natin, pati na rin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, July 11. Makita natin na dito sa ating satellite image, may dalawang low-pressure areas tayong binabantayan. Unahin na natin itong low-pressure area na nasa labas ng western boundary ng Philippine Area of Responsibility o FAR. Itong unang low pressure area ay yung pinag-uusapan natin wind circulation na namataan natin sa west of Palawan last Friday at tuluyan na nga naging LPA ito noong Sabado habang nasa labas na ng FAR. Sa kasalukuyan ay inaasahan natin itong malapit na sa coastline ng Vietnam ngayong araw ng Lunes. Counterclockwise, yung paghikot ng air circulation ng LPA nito ang siyang nakatagpapalakas monsoon na siya namang magpapaulan ngayon sa western sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. Habang ito namang binabantayan natin isa pang low pressure area na nabuo naman sa silangan ng Mindanao last Friday, ay patuloy na binabantayan ng binabaybay ang eastern coastline ng bansa. As of 3 a.m. this morning, ito ay matatagpuan na ngayon sa layong 635 kilometers east of Infanta, Quezon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Medyo erratic ang kilos nito kaya masasabi natin na may kahinaan ang LPA na ito. Dito sa Luzon, patuloy pa rin nating aasahan ng mga pag-ulan, madaling araw pa lang sa Southern Luzon, particular na nga dito sa Calabarzon at Mimaropa area, lalo na sa Palindoro provinces, ganoon din dito sa Metro Manila. Tulad din itong nakaraang weekend, bago pa lang magtanghali, may mga pag-ulan na rin sa Zambales, Bataan at Aurora pagdating ng hapon. May mga intense rains na rin dito sa Cordillera, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Metro Manila dahil nga sa mga localized thunderstorms. Habang trough o extension naman ng LPA ang magpapaulan sa may Cagayan, Quirino, Isabela at Aurora provinces. Ganon din sa Bicol region at sa eastern section ng Northern, Central at Southern Luzon na maaaring magtagal ang mga pag-ulan hanggang gabi. Para sa ating mga ka-RSP dyan sa Sorsogon na si Ma'am Gloria Herrera na lagi nanonood dito sa atin. Ma'am Gloria, maray na umaga sa inyo, Gabos. Asahan niyo po ang pangapag-ulan dyan sa Sorsogon ngayong araw, lalo na pagdating ng hapon. Kaya naglabas ng severe flood advisory warning ang PAGASA ngayong araw sa Mimaropa area dahil na rin sa mga inaasahang pag-ulan dala ng habagat. Sa Visayas naman, maulap at maulang panahon naman din ang sasalubong sa umaga sa malaking bahagi ng Kabisayaan dito sa Western at Central Visayas, particular na nga sa May Panay Island, Negros Provinces, Cebu at Bohol. Makakaranas sa mga pag-ulan, madaling araw pa lang, dala ng habagat. Pagdating ng hapon, buong Visayas na ang uulanin, dulot ng mga moderate to heavy rains, dala ng LPA at mga localized thunderstorms sa Samar at Leyte provinces na maaaring umabot hanggang gabi. May severe flood advisory warning din labas ang PAGASA ngayong araw dyan sa Western Visayas at Western Visayas. Dito naman sa Mindanao, umaga pa lang ay may mga pag-ulan na rin dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao provinces at Dinagat Islands. Pagdating ng hapon hanggang gabi ay may mga moderate to heavy rains ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na dito sa Caraga, Surigao provinces, BARMM at Davao region, dulot naman ng mga LPA at mga localized thunderstorms na maaaring magtagal hanggang gabi. Dahil dito, naglabas din ng moderate flood advisory warning naman ng PAGASA sa Caraga region. Halos buong bansa na rin ang makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon dahil nga sa paglakas ng habagat at LPA, kaya po maging handa po tayo sa mga possible flash floods and landslides. Walang gale warning na inilabas ang PAGASA ngayong araw ng Lunes. Moderate o katamtaman ng mga pag-alon sa karagatang nakapaligid sa Luzon, habang slight to moderate o banayad hanggang katamtaman naman ang mga pag-alon sa mga natitirang karagatang nakapaligid sa Visayas at Mindanao. Iba yung pag-iingat pa rin po sa mga maglalayag at sa mga mangisda sa mga offshore thunderstorms na maaaring mabuo ngayong araw. Ito ang itsura ng ating kalangitang nakunan ko kanina lang, maunap at makulimlim na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito ngayong araw ng Lunes. Ngayong umaga, may tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Sa mga oras na ito, may natatanaw tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon City, Marikina at Rizal Province. Pagdating ng hapon, may moderate to heavy rains na ang maaaring maranasan, lalo na dito sa may Camanaba area sa northeastern at southern section ng Metro Manila na maaaring magtagal din hanggang gabi tulad ng naranasan natin this weekend. Sa mga oras ito, nasa 27 degrees Celsius ang damang temperature dito sa Metro Manila, 79% humidity. Sumikat ang araw kaninang 5:34 a.m. samantalang ang sunset naman mamayang 6:30 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, naghahati sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Lunes. Lagi maging handa, may bagyo man
mawawala. Mula po din sa inyong Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas. Balik tayo sa studio.